Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba po ang Jesus Nazareno? Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Mag-iwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Di ba Poong Jesus Nazareno? Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Di ba Poong Jesus Nazareno? Sumainyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagintapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
narinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako ay sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupa ng lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata. Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig nga ito, na wala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig ang mga bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ephata. Ito po yung sinabi ni Jesus dun sa tao na bingi at nauutal. Ephata, mabuksan. Kailangan buksan ni Jesus ang kanyang tenga para makarinig ulit. Kailangan buksan ang kanyang mga bibig at labi para makapagsalita ng mabuti. Magandang tanong din sa buhay natin bilang Kristiyano. May mga lugar ba sa buhay natin na sarado, na kailangan buksan ng Panginoon? Marahil sarado yung puso
Dahil siguro sa mga karanasan. Sarado ang isipan. Eh mga tao, no, pag ayaw makinig, yung gusto niya, yung kanyang gusto ang pinipilit at tawag dati sa kanya, sarado ang isipan. Pero kung bubuksan natin ang mga ito, dun papasok ang paglago ng isang tao, hindi ba? Kung bubuksan ng tao ang kanyang isip, handa siyang makinig, handa siyang matuto. Ang taong sarado ang isip, ayaw nang matuto, di ba? Mahirap turuan ang isang taong sarado ang isip dahil ang nasa isip niya, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Pero kung bukas ang isip ng isang tao, laging may pagkakataon para sa kanya na matuto at makinig. Ang taong bukas ang puso naman, handang hubugin, handang baguhin. Pag sarado ang puso, ayaw na niyang magbago. Iniisip na lang niya, eh ganito na lang ako eh, ganito ako pinanganak, mananatili na lang akong ganito. Gusto mo ba yon? O gusto mo lumago? Gusto mo lumago sa pagkatao mo? Gusto mong lumago sa iyong pakikitungo sa kapwa mo? Gusto mong lumago sa iyong kapasidad na magmahal? Lahat tayo may kapasidad na lumago. Mag-grow, ika nga. Pero nasa atin yon. Bukas ba tayo sa paglago sa ating buhay? Kahit yung mga hamon sa buhay natin, yung mga challenges na may experience natin, paraan yun para tayo ay lumago. Iminsan yung mga pagkakamali din natin, naging paraan at daan para tayo ay matuto at lumago, hindi ba? Mahirap naman kung sa isang tao na hindi natuto sa pagkakamali niya. Mainam po, nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Sino bang hindi, no? Natututo tayo sa mga pagkakamaling nagawa natin. At doon tayo lalago sa ating buhay kung handa tayong matuto. Maganda sa ating ebanghelyo na ang binuksan ni Jesus sa taong ito ay ang kanyang tenga at ang kanyang labi. Ang kanyang tenga na hindi nakakarinig, ngayon ay nakakarinig na. Sa atin din bilang Kristiyano, mainam din sana na hilingin natin sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aking tenga nang ako'y makapakinig ng mabuti sa iyong aral at turo. Pwede nga nakikinig, pwede nga nakakarinig, hindi naman nakakarinig. Minsan may mga ganun ho, naririnig ho yung boses ko, pero nasa ibang lupalop na po ang kanilang iniisip. Habang nagsisimba, no, nakikinig sa misa, nasa divisorya na ang isip niya. Na pagkatapos magsimba, saan kaya ako pupunta? Gantong ikot natin. O, sa tingin nyo, nakikinig ba yon? Hindi, di ba? Nasa kabilang dako na ang isipan. Pero kung buong puso talaga nakikinig, our attention is there 100%. Ang taong nakikinig, ang atensyon niya doon sa pinakikinggan niya. Tayo po bilang Kristiyano, sa ating pakikinig sa mabuting balita, ang atensyon natin ay na kay Jesus. Ang atensyon natin ay nasa mahal na pong Jesus Nazareno na nagtuturo sa atin. Ipinapahayag sa atin ang kanyang salita, ibinabahagi ang kanyang aral at turo nang tayo ay lumago sa kanyang karunungan. Kailangan nakikinig. At ang tao pong nakikinig sa salita ng Diyos, hinuhubog din ng Diyos ang kanyang puso at isipan. Kaya kung bukas ang puso at isipan, handang makinig, ibig sabihin, handa din nahubugin ng salita ng Diyos. Na yung kanyang dating pangit na pag-iisip,
yung kanyang pag-iisip na puro negatibo at pangit sa kapwa ang nakikita. God purifies our mind to see His movements every time. Kung ang isip natin ay mapanghusga, kung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hayaan natin na hubugin ng Diyos ang ating pag-iisip na mula sa panghusga, tutungo tayo sa pagkaunawain at maintindihin. Kung ang puso ay puro galit sa kapwa, ang paningin niya sa kapwa niya lagi ay pangit, naghahanap lagi ng mali, mahilig manira ng kapwa, mahilig gumawa ng kwento, daig pa si Lola Basyang. Allow God to purify your heart and your mind. Kung babalikan po natin ang ebanghelyo ng nakaraang araw, sinabi ho ni Jesus, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi nito, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig ang nagpaparumi sa kanya. At ang lumalabas sa bibig natin ay nagmumula ho sa puso natin. Kung ano ang nasa damdamin, ano ang nasa loobin, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya, kung puro galit ang laman ng puso natin, ang nababanggit natin mga salita ay mga salitang nananakit. Mga salitang umaapi at nambababa ng kapwa. Pero kung hahayaan natin na ang Diyos ang humubog sa puso natin, hilumin ang mga sugat natin mula sa mga salitang nananakit. Ang salita na niya ay salita na nagdadala ng paghilom at pag-asa. Salita na imbis na maling balita o paninira ng kapwa ang dala niya, ang kanyang mga salita ay nababago at ang salita niya ay salita at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ba ganun naman? Pag hinubog tayo ng Diyos, binago niya ang ating buhay, imposibleng hindi natin ikwento ang lahat ng ito. Kaya naiintindihan ko ho, sa Ebanghelyo na bagamat binili ni Jesus sa kanila na huwag niyong ibabalita ito kanino man, mas lalo silang nag-ingay, mas lalo nilang ibinalita. Kasi yung nakita nilang kabutihan na ginawa ng Diyos sa harapan nila, imposibleng hindi ibahagi. Di ba tayo rin may mga kanya-kanya tayong kwento ng na ang Diyos ang pumatnubay at kumalinga sa atin? Yun ang ikwento natin. Yun ang ibahagi natin. Huwag mong sarilihin ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Gamitin ang mga labi, gamitin ang mga salita para ipahayag ang ngalan ni Jesus. Para ipahayag ang iyong kwento ng pananampalataya. Malay mo, may isang nakaninig sa iyo at simula sa pakikinig sa iyo, magbago ang buhay niya. Buksan ang tenga, buksan ang puso at isipan, buksan ang labi para pahayag ang salita ng Diyos at ipakilala si Jesus Nazareno sa iba. Ephata ang sabi ni Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin na Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na porpora at cross ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, naganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagka kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samukot dasal sanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y
kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasa gitna ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian.
sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin.